pagdating sa mga nakakatakot na pelikula na pumapatok sa mga horror viewers tulad ng Orphan, Jason vs. Freddy, The Conjuring. Lahat ng mga tao ay nagbibigay ng samot-saring reaksyon sa mga pelikulang ito. Mga emosyong nagbibigay ng kilabot at nakakapagtindig balahibo. Hindi rin natin maikakaila na ang mga palabas ngayon ay ibang-iba kumpara sa mga pelikula noon. Ngunit sa tuwing manonood tayo ng mga classic horror films na sumikat noon, bumabalik tayo sa panahon kung saan ang mga simpleng palabas ay nakakatakot na. Kumbaga, binibigyan tayo ng alaala ng ating kabataan. Isa na rito ang Texas Chainsaw Massacre, kung saan nakilala natin ang kinatatakutang killer na si Leatherface. Siya ang antagonist killer sa palabas bukod sa pamilya niya na siyang nagtulak sa kanya para pumatay ng mga tao. Ang nakakagulat na parte ng pelikulang ito ay nang aminin ng staffs na may isang taong naging inspirasyon para mabuhay sa mundo ng horror films si Leatherface. Siya ay base sa totoong tao. Samantala, para sa mga vlogger na nangangailangan ng high quality camera, ang SJ Cam SJ 4000 camera ang para sa inyo. Waterproof, 30 fps frame rate, 4000 video capture resolution with wireless Wi-Fi underwater riding. Bukod sa super affordable ang kamerang ito, all of its features are comparable sa mga sikat na vlogging camera tulad ng Canon at Nikon. Upang magkaroon ng high quality content para sa iyong video, i-click ang link sa description box at mag-avail ng SJ 4000 camera. Ang karakter na si Leatherface ay mula sa notorious serial killer na si Ed Gein o mas kilala sa tawag na The Butcher of Plainfield. Siya ay nagkaroon ng killing spree sa lugar nila, ang Plainfield, Wisconsin. Siya ay lumaki sa piling ng kanyang nanay, ika nga, mama's boy, at ng mamaalam ito. Nagkaroon ng iba't ibang side effects ang pangyayaring ito kay Ed Gein. Pinagkaitan ng kalayaang lumabas at maging normal na bata, bagkus dahil sa tradisyon ng kanilang pamilya, siya ay napilitang sumunod sa mga ito at baguhin ang kanyang sarili. Sa pelikulang ito, higit nating nakilala ang tunay na Leatherface at ang kanyang pananaw sa buhay. Walang maskara o kahit ano paman. Ngayon, paano nga ba nagkaroon ng maskara si Leatherface? Ano ang naging dahilan para magtago siya sa kanyang sarili at magkaroon ng kakaibang kagustuhan na pumatay at maghasik ng lagim? Ngunit, bago nating kilalanin ang isa sa mga serial killers na sumikat sa buong mundo, higit muna nating kilalanin kung sino nga ba si Leatherface. Ating aalamin ang kanyang pinagmulan, naging dahilan at kung nasaan na nga ba siya ngayon. Dito mag-uumpisa ang storya ni Leatherface. Medyo magulo, pero iisa-isahin natin ang kanyang kwento. Si Leatherface ay hindi ipinanganak na masama o pumapatay ng tao. Kabaliktaran ang childhood at kabataan ni Leatherface noon. Sa 2017 film na Leatherface, nagsimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Dito rin natin nakita ang pamilya ng bida, ang Sawyer family, at ang nakakatakot na tirahan ng buong pamilya. Samantalang si Leatherface naman, isang normal na bata. Walang kahit anong skin disease at walang kagustuhang pumaslang at kumitil ng buhay. Walang kakaiba sa batang Leatherface kung hindi ang paraan lamang ng kanyang pamumuhay. Ano ang naging dahilan para magtago siya sa kanyang sarili at magkaroon ng kakaibang kagustuhan na pumatay at maghasik ng lagim? Marami ang naging version ng storyang ito. Mula sa Leatherface na movie kung saan nakasentro sa kanya ang buong pelikula, hanggang sa iba't ibang presentation ng Texas Chainsaw Massacre franchise.
Kung umabot kayo sa part na ito ng video, i-click ang subscribe at like button kung ayaw mong malasin sa mga susunod na buwan ng taong ito. Ang official backstory ni Leatherface ay hindi malaman-laman ng mga tao. Ang buong pelikula ng Texas Chainsaw Massacre series ay nagbigay ng alternate origin ng kanyang storya. Sa 2003 remake at ang 2006 prequel, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, mahihinuwa na ang lahat ng taon at kwento ng bawat karakter sa pelikula, kabilang na ang favorite serial killer na si Leatherface ay nandoon. Sa version ng movie na ito, si Leatherface ay pinanganak na premature at mayroong skin disease. Dahil sa kakaibang itsura niya, siya ay madalas na mabuli at masaktan hindi lamang ng mga bata sa paaralan niya at sa lugar nila, kundi maging ang pamilya niya. Hindi rin siya ganun katalino pero alam niya at ramdam niya sa sarili niya na hindi tama ang pagtrato sa kanya ng mga tao. Bagay na kinimkim niya hanggang sa kanyang paglaki. Kinamumuhian niya ang sarili niya, kinatatakutan ang itsura niya, at nagagalit siya kasi hindi niya alam kung bakit siya ay pinanganak na may malaswang sakit sa balat. Dahil sa sobrang sama ng kanyang loob, nagdesisyon siyang gumawa ng isang maskara. Isinuot niya ito simula pagkabata hanggang sa siya ay lumaki na at naging bahagi na ng buhay niya ang pagsusuot ng maskara. Dito na nagsimula ang pagpapaslang niya sa kahit sinumang manglait o umabuso sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon nga sa nakararami, kahit ano pang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng maskara o kahit ano pang naging story niya nung kabataan niya at kahit nalabag sa loob niya ang tradisyon ng kanyang pamilya, hindi pa rin mababago noon ang katotohanan na sa bandang huli, siya ay papatay at papatay pa rin ng mga tao. Siya pa rin ang original antagonist na ating nakilala sa Texas Chainsaw Massacre. Maaring hindi niya gusto ang paraan o tradisyon ng kanyang pamilya, pero alam niyang hindi niya matatakbuhan o matatakasan ang tradisyon na yun. Ito na ang inihintay na tanong ng lahat. Si Leatherface ng The Texas Chainsaw Massacre nga ba ay mula sa serial killer na si Ed Gein? Kahit na hindi nabigyan ng katarungan ang huling parte ng storya ni Leatherface at ginawa nga lang siyang imahinasyon ng isang tao, ayon sa mga producer ng movie, siya ay mula sa notorious real-life killer ng Plainfield. Tulad ni Leatherface, si Ed Gein ay mayroong kagustuhang pumatay ng tao, kunin ang kanilang buto at balat at gawin itong maskara gamit sa bahay at iba pa. Nang mahuli si Ed Gein at nagpunta ang mga pulis at otoridad sa kanyang bahay para maghanap ng iba pang ebidensya, natagpuan nila ang ilang mga bagay sa kanyang bahay. Mga bagay na talaga namang magbibigay kilabot hindi lamang sa kanilang lugar, kung hindi sa buong mundo. Ayon sa mga pulis, natagpuan nila ang ilang mga bagay na ginawa ni Ed Gein gamit ang ilang human skins at organs. Isang waste basket na gawa sa pinagtahi-tahing balat ng mga taong pinatay niya. Bungo at buto ng mga tao na nakasabit sa kanyang kwarto bilang dekorasyon. Belt na gawa sa mga utong ng tao at marami pang iba. Ito ang actual na litrato ng kanyang mga nakakatakot na maestra obra sa kanyang mga pinatay na tao. Isa sa mga itinuturing na dahilan kung bakit nila nasabi na si Ed Gein at Leatherface ay maaaring iisang tao lamang pagdating sa real life at horror movie connection, ang pareho nilang addiction pagdating sa human skin at human bones. Pero mapapansin din natin magkaiba sila ng paraan ng pagpatay ng mga tao. Ang madalas na pinagkukuhaan ni Ed ng mga balat ng tao at buto ay ang mga sementeryo kung saan niya kinukuha ang mga bangkay nito, samantalang gumagamit naman siya ng baril kung aatake sa mga tao. Si Leatherface naman ay may angking lakas at chainsaw na ginagamit upang maisakatuparan ang kanyang kakaibang obsession. Bukod pa doon, mariinding itinatanggi ni Ed Gein ang pag-akusa sa kanya ng mga tao na kinakain niya at niluluto ang mga biktima niya, bagay na madalas nating mapanood na ginagawa ni Leatherface. Ang tanging pinagkapareho lamang nila
ay ang fascination at addiction nila pagdating sa human skin at human dead bodies. Bukod kay Leatherface, marami ring ikinukumpara na horror killers kay Ed Gein. Ang ilan sa mga ito ay si Buffalo Bill mula sa The Silence of the Lambs. Siya ay mahilig rin sa human skins at bones na ginagawa niyang trophies at gamit. Si Norman Bates sa Psycho Movie, kung saan itinago niya ang bangkay ng kanyang ina sa kanilang tahanan dahil sa paniniwalang mawawala ang takot niya sa mga patay na bangkay kung gagawin niya ito. Noong 1954 naman, binaril ni Ed Gein ng isang barkeeper at dinala niya ang katawan ng lalaki sa kanyang bahay para gawin ang kanyang krimen. Matapos ng pangyayaring yon, pumatay naman siya ng isang cashier sa isang local hardware store. Marami ang naniniwala na marami pong pinatay at pinaslang si Ed Gein noong mga panahong wala pang nakadiskubre ng mga nawawalang tao sa lugar nila. Ngunit, dalawang kaso lamang ng pagpatay ang inamin mismo ng kriminal. Kahit na ganun, sapat na ang pag-amin na ito para ikulong siya at dalhin sa isang mental institution. Dito na siya namalagi hanggang sa siya ay pumanaw taong 1984. Alam ng mga producer, director, buong franchise ng Texas Chainsaw Massacre movie na marami ang nalilito sa binibigay nilang backstory ng antagonist na si Leatherface. Pero kahit na naakalito minsan ng isang pelikula, tiyak naman na tinangkilik ito ng mga tao sa buong mundo na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang paglabas ni Leatherface sa mundo ng media. Nakakatakot isipin na ang mga karakter na napapanood at kinatatakutan natin sa mga horror movies ay meron palang mga real-life stories na naging inspirasyon sa mga pelikulang ito. Si Leatherface ay isa sa mga classic movie villains na hindi naman talaga ipinanganak para pumatay at magasik ng kasamaan, bagkus namulat lamang sa maling paraan ng pamumuhay dahil sa pamilya o lugar na kinalakihan. At syempre, hindi ko matatapos ang video na ito kung hindi ako gagamit ng high quality noise cancellation original condenser microphone kit with V8. Para sa mga aspiring vlogger, narrator, pwede ring singer, pwedeng-pwede sa inyo to. Ang Smiley BM800 condenser microphone kit ay mayroong live sound card na kaya mag-produce ng high quality sound. Compatible ito sa mobile phones at personal computers. 5 out of 5 rating dahil ito ang ginagamit ko sa pag-narrate at pag-livestream sa YouTube at Facebook. Meron din itong 12 sound effects tulad ng clap, laugh, at iba't ibang background songs. Super affordable yet high quality. Kung gusto nyo rin magkaroon ng high quality audio at magkaroon ng high quality content, i-click ang product link sa description box at sabay-sabay tayong maging isang professional narrator.